So, ayan, iwan ko na sa'yo. Bahala ka na, and, Thank you, Coach. Hi, everyone. Hi, everyone. Hey, sa mga nasa taas. I know. Kinakabahan ako. So, kung pwede niyo hawakan yung kamay ko ngayon, ay sobrang lamig. Kuya, hawakan mo yung kamay ko. Lamig, no? Sobrang kinakabahan talaga ako. Ano yung bakit nakakaba? Kasi, kaya nakakaba? Kasi, mas malaki yung person na pinag-aalayan ko ng kanta ngayon eh. Siya yun eh. Woo! Ako po si Yeng Constantino. Baka gusto niyo lang malaman pangalan ko. Pag sa industry, pag tinanong niyo sino si Yeng Constantino, marami silang sasabihin, "Oh, siya yung nagpuuso ng Chuck Taylor tapos nakagown." "Ah, si Yeng Constantino yung kwanta ng hawak kamay." "Ah, si Yeng Constantino yung nanalo sa Pinoy Dream Academy." "Ah, si Yeng Constantino yung pop rock princess ng Pilipinas." Ang bira, ang daming title, nalulunod ako. Aray. Kasi kung tatanong nyo kung sino ako, anak ako ni Susan tapos ni Lito. Lumaki ako naman Talban Rizal. Dun sa may San Jose, katabi ng bahay ng tiyahe namin si Ate Ning. Tapos, kasi mahilig akong mag-alaga ng manok. May alaga akong manok dati, pangalan niya Starsky. Katabi ko siya matulog. Tapos, mahilig akong magtawag ng lamok. Alam niyo paano ginagawa yun? Hindi. Kalagay niyo yung dalawang kamay niyo sa ilong niyo, tapos... Tapos magugulat kinalapit yung lamok kasi kala niya nanay niya kayo. Sobrang galing! Sobrang amazed na amazed ako! Ayun, boom! Kawaka lang, hindi ako nakikinig siya kanina. Pero yun, ang daming title. Pero, talaga, kung bakit ako napudpad sa music industry. Kasi bata pa lang ako, mahilig na ako kumanta. Kumakanta ako palagi. Kumakanta ako sa ibabaw ng tables, tapat ng mirror. Hawak-hawak yung hairbrush ng nanay ko. Kumakanta ako eh. One time nga, nahulog pa ako sa upuan, tapos tumama sa sikmura ako yung paano upuan. Boof! Di ako makahinga. Kartehan mo kasi, pakanta-kanta ka ba? Yan tuloy! Sobra, simula bata ako, sobrang hilig ko lang talaga kumanta. Kita ako ng ganda. Ayun. Sumali ako sa lahat ng mga reality TV shows. At sumali ako sa sa Starstruck dati. Tapos sa Star for a Night. Tapos sa Search for a Star in a Million. Tapos kung saan-saan. Hindi na, sa Star City. Basta lahat lang may star kasi gusto natin maging star! Come on! Na-joke lang. Pero wala. Hindi ako nanalo. Hindi ako nakapasok. At hindi ako nakapasok. Sobrang nalungkot ako. Nalungkot ako kasi... Sobrang passion ko yung pagkanta. Pero parang yung walang tumatanggap sa talento ko. Parang, ba't ganun? Lahat ng salihan ko, lagi lang ako tayo. Tingin ko na, ayoko na pumasok sa school. Pas pumasok ako sa school, mamaya tatanong ko yung kaklase ko, kumusta yung contest na sinalihan mo? Bye-bye! Walk out! Kasi nakakaya, sabi ko na naman talo ko. Ayoko naman ng ganun. Pambihira. Pero may right timing pala si God. Pambihira. Hindi naman pala ako mananalo dahil sa pagkanta ko, pero sa pagsulat ko ng kanta. Grabe si God. Parang wow,
Kala ko dati ito yung gusto ko. Minsan may mga plano tayo sa buhay. May mga gusto tayo na sobrang gustong-gusto natin. Na minsan hindi na natin tinatanong si God, Lord, anong gusto mo para sa akin? Na nakakalungkot kasi minsan sobrang self-centered nung desires natin na napupunta si God sa backseat tapos ikaw yung nasusunod. Pero, yung plano ni God ang magpe-prevail kasi God siya eh. Magde-decide ka, pero makikita mo sa in the end, boom, God is God. Yun, tapos nanalo ko ng Pinoy Dream Academy, tapos nasaya ko, man. Asayo sa lahat ng gusto ko. Nanalo ko ng teenager ako, 18 years old. Sobrang lahat ng gusto ko, sabihin mo na lahat ng gusto mo, PS3, PSP, Wii, Nintendo DS, Xbox, yes, meron ako lahat. Cellphone, Samsung, iPhone, BlackBerry, Nokia, lahat meron ako. 18 ako nung nagkaroon ako ng sarili kong kotse, sarili kong kondo. Dami, lahat. Lahat ng gusto ko. Ang saya. Nakakapag-travel ako sa mga bansa. Pag nalungkot ako, kinabukasan kung gusto kong pumunta ng Hong Kong, pumunta ako ng Hong Kong. Pero sobrang rangyang buhay. Sobrang niya. Pero parang hindi pa rin ako masaya. Minsan, to sinasabi ko palagi, minsan, akala mo kapag nagkuha mo na yung gusto mo sa buhay, magiging masaya ka na. Pero yung totoo, hindi. Hindi ka magiging masaya. Kasi, yung fullness ng joy natin, na kay God lang eh. Boom! So yun, naghanap ako ngayon ng nang makaka-feel ng void sa heart ko. Kasi parang, man, lahat meron na. Ano pa bang kulang? Eh, nagkataon. Nagkataon, yung crush ko, in-invite ako sa Bible study. Tagumpay! Minsan si God gumagamit ng malupit na bitag, eh, no? Ginamit na bitag sa akin si Sam Milby! Madrim! Grabe, sobrang crush ko siya noong 2008. Grabe yung pogi eh. Bakit kasi, bakit daming pogi sa mundo? Kakainis. Kakainis talaga. Pero grabe, ginamit ni God the bait yun. Boom! Huli ka ngayon. Ngayon, marinig mo yung gospel. Ito yun, nakaatin akong Bible study. Siguro nga, ilan sa inyo dyan, dala sa inyo ito mga crush ko. Kasi nag-aatin siya doon, ikaw mag-aatin din ako. Patawa-tawa ka dyan din. Isa ka dun, oh. Kawa. Pero yung bulo natin nandyan nga na. Okay na yan, okay na. Diyan ka lang, ha. Diyan ka lang. Pero yun na to. Boom. Nakarinig ako ng gospel. Sakto! Yung first preaching. Yun ang kailangan ko. Woo! Yeah! Ang saya-saya! Oh, pero bakit ganun? Bakit ganun? Naman tumatagal. Parang bakit ganun? Para silang baliw. Para silang baliw talaga sila. Hindi sila parang baliw talaga sila. Pero yung isang ka-small group ko, kinikilig siya kay Jesus. Kinikilig ay Jesus Pumbira. Si Jesus. Totoo ba itong naririnig ko? Parang, man, yun na to. Kinikilig ay ka Jesus. Oo, kasi kanina, may sinagot ni God yung prayer ko. Eh ako pa naman yung babae na hindi ako yung tipong feminine. Sobrang... Hindi ako tomboy! Kawa! Pero hindi ako feminine, so parang ako, oh, okay, that's weird. Pero something in my heart, parang nagsasabi na, man, parang gusto ko yun. Parang yun yung totoong ibig sabihin ng pagiging masaya. So, pumunta ako sa kwarto ko isang araw at kinausap ko lang si God. Kasi actually, sabi nga sa Bible, bago mo palang ma-form yung thoughts mo, alam na yun ng Diyos eh. Pero bakit minsan tinatanong tayo ni Jesus, what do you want me to do for you? Kasi gusto niyang marinig na hingin mo sa Kanya. He said, ask and you shall receive. Knock and the door shall be opened.
Seek me and you will find me. Man, yun yung ginawa ko. Sabi ko, God, alam mo, in totoo, umatend ako ng Bible study tsaka ng victory, victory. 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 Kasi, yun totoo kasi gusto kong paniwalaan yung sarili ko na ayos lang ako. Pero yung totoo, hindi. Hindi talaga ako ayos. Pero sa totoo, sa puso ko, hindi kita mahal eh. Kasi kung mahal kita, sana hindi ko to ginagawa. Kung mahal kita, sana hindi ko to ginagawa. Sana hindi ko nakikita na ganun siya. Sana na-forgive ko yun. Sana ganun. Sana. Sana! Pero hindi. Hindi nangyayari. Sana ako, gusto ko lang maging honest dito ah. Kasi ganun ko pa kausapin si God Daddy. Wala pa kayo. Parang Repa Pips. Come on. Pero nasa ko, pero alam mo, gustong-gusto kitang mahalin. Kasi alam ko yun yung dapat. Yun yung first command mo eh. Yeng, love me with all of your heart, mind, soul, and strength. Pero paano mo kayang mahalin yung isang person eh? Di mo naman kilala. Parang si God dati para sa akin, para siyang si... Alam niyo yung sa Enchanted Kingdom, yung mamang mahaba yung balbas, tas may wand? Parang okay, yung king na, yung pinakamataas na ano sa Harry Potter, si Dumbledore. Parang gano'n na siya, parang wow, parang layong test na, parang man, pwede bang kumingin ka nito? Kung gusto mo lang, kung ayaw mo, okay lang din. Pero, paano mo mamahalin yung gano'ng God? Kaya one day, nagbasa ako ng Bible, wait lang, kunin ko lang yung Bible ni Pearl ah. Iniram ko lang to sa likod eh. Nagbabasa ako, nasa John na ako, no? Kasi nagbabasa talaga ako ng Bible. Sobrang sinisi ko si God. Matthew, Mark, Luke, and John, binabasa ko. Taka pa nga ako dati, sabi ko, pa ulit-ulit? Wala na. Pinakain niya nila 1,000, pinakain niya pa ulit, tapos pinakain niya ulit. Hindi ba siya, pa ulit-ulit, pinapakain niya 5,000? Ano ba to? Ay, tapos yun pala, ay, iba-ibang author pala yun. Hi! Kaya pala, pa ulit-ulit. Tawa-tawa ko dyan. Kunyari po kayo. Ngayon nyo lang din alaman yun eh. Oo. Pero nasa dyan na ako nun. Tapos, nagbabasa ako. Natapos na ako mag-pray nun. Kinabukasan, punta ako sa John 17. Basa. Tagalog binabasa kong Bible kasi mas lihiti mong Tagalog ako. Tagarizal ako. So, binasa ko. Pero sa English ko babasahin ngayon. Bigla akong natambad sa verse na to. Pinag-pray niya yung mga apostles niya eh. Father, I pray for my disciples to be one as you and me are one. Dami niyang pinag-pray. La, 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 la. Pero isa yung sobrang naging palaso sa puso ko. Sabi niya, Father, I want those you have given me to be with me where I am. Hindi lang yun. Boom! Kaboom! Mel! Hindi, totoo. Seryoso. Seryoso na ako. Hindi, promise. Every time na marinamind ako ni God, dun sa time kung saan niya ako pinulot, nung sinabi ko na gusto ko siyang makilala, gusto ko siyang mahalin, ito yung nire-remind niya sa akin palagi, na yung gusto ko itang makasama. Hindi ko maintindihan. Kasi tuwing titignan ko yung sarili ko, ako? Sabihin niyo, magaling ako kumanta. Susulat siya ng magaling yan na singer. Pero kung titignan niyo yung heart ko, maraming hatred, unforgiveness, taming angsa mundo. Bakit ako? Man, gito to. Sabihin mo, bakit ako? Kasi gusto ko maintindihan kung bakit ako. Alam mo, isa na sinagot ni God. Hindi dahil sa kung sino ka, pero dahil ko sa kung sino ako. Mahal kita eh. Hindi kita minahal kasi naging hitsong yung hawak kamay. Hindi kita minahal kasi
Magaling kang pumorma. O maganda yung haircut ng buhok mo. Minahal kita kasi before ka pa, masave nung sinner ka pa. Nung ipapako ko sa krus, nasa isip na kita eh. Nasa isip ka ni Jesus habang tinuturok yung pako na yun sa kamay niya. Kung naiintindihan mo yun, hindi mo kaya. Response? Surrender. God, here I am. Gusto mo ko nila at kunin mo na. Sabi ko kay God, Lord, nung time na to, nakilala ko siya. Kung magkakahitsong pa ako ulit, tapos kakalimutan kita, huwag na lang ako magkahitsong. Hindi ko na lang yung kailangan. Ito yung gusto kong impart sa bawat isa sa inyo. I-define kayo ng mundo. Sa school nyo, tatawagin kang payato, tabachoy, bobo, tanga. Siya yung ano eh, siya yung lamba. Sa bahay niyo sabihin, ikaw yung black sheep. Ikaw yung malandi. Sa trabaho, yan yung hindi magaling mag-perform. Wala man lang nade-deliver na maganda. Iti-define ka ng mundo sa TV, sa media, sasabihin nila, gusto mo maging accepted, maging ganun ka. Pero wag mong hayaan na nakawin ng mundo yung identity mo. Alam mo bakit? Your identity is in Christ. Your identity is in Christ. Alam mo kung sino ka? John 1:12. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. You are children of God. You are children of God. Do you know who God is? Do you know? If you know who God is, He is the King of Kings and Lord of Lords. Then, girls, do not settle for something less than what God wants for you because you are a princess. Yung tatay mo, hari eh. Hari yung tatay mo. Ikaw. Men, tumingin ka sa akin. Seryoso ako, tatanggalin ko pa yung glasses ko para sa'yo. Do not let the world take away your identity. You know why? Because you are a prince, a warrior of God. And that's true. So now that you know who you are, and alam mo na kung gaano ka kamahal ni God, what's next? Kaya mo bang i-contain ng sa'yo lang? Kaya sumagot, kaya nyo ba i-contain sa inyo lang? Hindi. Ibabahagi nyo yan sa ibang tao. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi kung ano yung pagmahal na nireveal sa inyo ni God, gusto ni God na malaman ng mga tao sa labas na mahal din sila ni God eh. Sa loob ng pamilya mo, sa kaibigan mo, sa teacher mo. Man, what an honor it is to serve the Lord, the King of Kings, who died on the cross. Kaya ako, sabihin ko, ako po si Yeng Constantino, and I am a woman of God. Praise you, Lord.
Gusto niyo pa ba ako kumanta? Sorry ah, sobrang iyakin kasi talaga ako. Sobrang iyakin ako pagdating kay God. Sa ibang bagay, sobrang tough ako. Sobrang tough ako. Pero pagdating kay God, siya lang talaga yung nagme-melt ng heart ko. This next song na nakakantayin ko, sinulat ko to for my sister. Kasi gusto ko lang mag-testimony din about her. Kasi ilang taon, siguro mga 18 years, 20 years si ate nawala sa amin. And then bumalik siya sa bahay namin. Finally, nag-less siya eh. Naging addict yung sister ko. Nakipag-live-in sa kapwa niya babae, sa mga matatandang lalaki. Sobrang bata niya nun, sobrang nalayo siya kay God. Nung bumalik siya sa amin, sobrang saya namin. Parang, woo, alam niyo, prodigal son. Parang, wow, finally, my sister's back. Pero nung time na yun, nalaman namin na marami siyang bukol sa left breast niya. Tapos sobrang, wow, parang, God, ngayon lang babalik si ate. Pero ba, ang hirap lang sa puso na may sakit siya. Kukunin mo ba siya sa amin ulit? And then, pinag-pray ko lang siya kahit hindi ko siya nakakasama dahil marami akong trabaho. Pero may na-meet siyang guy sa amin, sa Rizal. Isang missionary, and then nag-share sa kanya ng gospel. Nag-accept yung sister ko kay Jesus. Naging Christian siya. After a week, bumalik siya sa doktor. Wala lahat ng buhol. Know the God na pinagsisilbihan mo. He is powerful, man. Guys, pwede ba tayong lahat tumayo? I just wanna take this opportunity. Yes, overtime na tayo, but... Alam ko yung sinasabi ng kanta ni Yeng na some of us may nasa putik. Okay, nasa... Iba sa atin, nasa putik na maaaring nakangiti ka ngayon, maaaring masaya ka sa ibang tao, pero deep inside, alam mo, nag-iisa ka. Deep inside, alam mo, nasa putikan ka na at nag-a-ask ka kay God, Lord, kailan mo ba ako sasagipin dito sa situation na to? Pero maybe because yung narinig natin yung testimony ni Yeng, baka ikaw din yon yung takbo ka ng takbo kung saan-saan, tapos hindi mo alam na nahabol ka ni Lord ngayon. So ito gagawin natin, ano, before we end all of these things, ano, I just want to ask everybody, some of you, baka hindi nyo mo pa sinusundan si Lord, hindi mo pa tinatanggap si Lord sa buhay mo. So itong gagawin natin, magbibilang ako hanggang from 1 to 3. And pag sinabi kong 3, I want you to raise up your hand. And ikaw, pag tinaas mo yung kamay mo, ito yung sinasabi mo na, sinasabi mo sa Diyos, Lord, I want to follow you for the rest of my life. I want you to be my Lord. I want you to be my God. And katulad ng ginawa ni Yeng sa buhay niya, sinundan niya ang Panginoon. Siya lang, si Jesus lang ang may karapatan para sa buhay natin. At siya lang makapagbigay ng kaligayahan sa buhay natin. So at the count of 3, I'm gonna ask some of you to raise up your hand when I said 3-1. May sasabi mo, Coach Robert, kailangan ko si Jesus sa buhay ko ngayon. Kailangan ko ang Panginoon sa buhay ko. At huwag ka mahiya kung may mga kasama ka rito, this is your first time. Huwag ka mahiya because ikaw yung tinatawag ng Lord ngayon. It's between you and God. And binibigyan ka na ngayon ng pagkakataon para makasama siya. 2. I want you to raise up your hand. The count of 3. Raise up your hand if you're that person. Yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes. Sinasabi mo, siguro, sinasabi mo, Coach, wala pang nagbibigay sa akin ng halaga sa buhay ko. Maaaring sa school, tiyatawag kang bobo, or mahina ka, or whatever tawag sa'yo. Maaaring, let me tell you this, Jesus died for you para ipaalam sa'yo kung gaano ka kaimportante at gaano ka kahalaga. Pero, hindi lang yun ang gusto niyang ipaalam sa'yo. Gusto niya rin ipaalam sa'yo na gusto kanyang magkaroon ng relasyon sa kanya. So, I'm asking some of you, may nagtatakas na kamay, pero may iba dito, alam mo, sinasabi mo, parang nahihiya ka, ano ba itong gagawin ko? Tataas ko ba yung kamay ko o hindi? Nasa sayo kung ayaw mo, pero hindi titigil ang Panginoon sa paghabol sayo. Pero ito yung gabi. Ito na yung gabi na binibigyan kanya ng pagkakataon na makasama siya.
Taas mo ang kamay mo kung ikaw yung tao na yun. Yes. Anybody else? Anybody else? Anybody else? Raise up your hand. Anybody else who are... If you raise your hand, if you're raising up your hand, gusto ko lang pakita to, gusto ko lang si Yeng nandiyan sa harap, gusto ko lang ipakita rin sa kanya kung gaano, kung pag ginamit tayo ng Panginoon, wala siyang pinipiling tao. Hindi porque sinabi niya kanina, nagsimula siya sa San Mateo, tama ba? O, Montalban. Kahit saan siya nanggaling at kahit saan ka ngayon, walang pakialam si God kung kahit sino ka. Pag sinabi ni Lord na gagamitin kita, gagamitin kita. So, ito, I just want her to be there. And I want you, if you are raising up your hand tonight, at siya sabi mo, Coach, gusto ko si Jesus sa buhay ko, I hope hindi lang ngayong gabi. I hope for the rest of your life. Susundin ko ang Panginoon. Wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Ang importante sa akin kung ano yung sasabihin sa akin ng Diyos. Na sa akin ng Panginoon sapagkat siya na ang pinaka-importante tao sa buhay ko. If you're that person, itong gagawin natin. If you are raising up your hand, I want you to get out of that place and come in front of the stage. And we will pray together here. As one. Salamat po, Lord God, sa ginawa mo ngayong gabi. Lord, I thank you for these young people na nasa harap. Hindi ko namin mabilang kung ilan to ngayon. Pero Lord God, ito yung sila, yung very reason bakit ka namatay sa cross 2,000 years ago. Lord, you died for all of us to tell us how much you love us. Gusto mo kami bigyan ng purpose, gusto mo kami bigyan ng halaga, ng pansin. And Lord, kahit marami kami problema sa buhay, Lord, alam namin nakasama ka namin. Lord, minsan hindi namin alam kung ano yung gagawin namin sa life namin. Minsan hindi namin alam kung ano yung purpose namin. Minsan hindi namin alam yung direksyon na pupuntahan namin. Lord, kahit hindi namin alam yung direksyon na pupuntahan namin, ang importante, God, kasama ka namin. Kahit saan kami pupunta, God. Kahit anong mangyari sa life namin, God. Ikaw ang kasama namin, God. Lord, hindi ka namin iiwan. Katulad ng ginawa mo sa amin, hindi mo kami iniwan. So tonight, Lord, I praise you and glorify your name because of these young people tonight. Itong gawin natin, mga young people, itong gawin natin, magdasal tayo sabay-sabay. And then i-ask natin si God na, what I'm gonna do, I'm gonna pray, and yung prayer ko, guide lang sa inyo, na, and then ilagay natin sa puso natin as I pray this prayer. Okay lang ba? I'm just gonna guide you. Sabihin natin sabay-sabay, Panginoong Jesus, marami akong ginawa na nasaktan ka. Marami akong ginawa na dinisobey ko yung utos mo. And alam ko, may mga araw na tinatawag mo ako at sinasabi mo na mahalin kita. Pero hindi ko yun pinansin. Dahil mas importante sa akin yung mga bagay na sa paligid ko kesa sa'yo. Pero ngayong gabi, Lord, binibigay ko yung buhay ko at ina-ask kita na pumasok sa puso ko. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon, tagapagligtas. Ngayong alam ko na mahal mo ako at kung sino ako. Lord, mula ngayon, susundin kita bilang aking tagapagmahal, aking ama. And I will love you forever, God, for the rest of my life. In Jesus' name we pray. Come on, give God a praise. Come on, you can do better than that. Give God a praise. We're gonna call the music team. Guys, una-una, ito gawin natin. Ano? Masyado tayong marami para bumaba doon sa MMR. So, I hope lang to see you next week. And sana wag hito lang yung gabi. Sana tuloy-tuloy every Saturday. Ini-invite namin kayo.
makilala natin ang Lord, mag-grow tayo, maging part tayo ng Bible study group or life group, we call it life group. Pero most important thing is every Saturday nandito kayo. Ito yung mga kabataan, mga kasing edad namin kayo dito, Nax, di ba? Tapos kung nagahanap kayo ng magwa one-to-one, katulad nung ginawa kay Yeng, may nasa life group siya, nasa Bible study group siya. Kung kailangan nyo ng ganon, lapitan nyo si Kuya J3, nandoon siya sa likod para meron tayong connecting booth doon. Ano? Lagay natin yung pangalan natin. Pero huwag nyo nang antayin din yun. Kung may mga leaders tayo dito, lapitan nyo sila. Yung mga pastors, mamaya, yung mga coaches, lapitan nyo, Coach, kailangan ko ng tulong. I need somebody in my life that you can help me to grow at makilala ko ang Lord. Okay ba yun, guys? Kapapalapakan natin si Lord. Come on. Pwede ba natin? Yeng, maraming salamat. Grabe. Testimony mo, ang galing. Hanep, astig. So, I hope hindi ito yung last. I hope someday we can invite you again and marinig namin uli yung testimony mo. Gusto ko lang din po magpasalamat sa inyo for inviting me here. Sobrang laking karangalan na maglingkod sa Diyos. Sobrang laking. So, and kayo mga nag-surrender kayo ng buhay nyo kay God, ito na talaga yung start ng totoong buhay. Ngayon na! Thank you. Say bye-bye. Bye-bye na kayo. Palapakan natin si Yeng. Okay, can do better than that. Come on now! Guys, we're over time. Let's celebrate before we leave, bro. By the way, ito pa yung isang artista natin. Okay? Okay, let's pray muna, pre. Anong ano natin? Go na lang, go. So, guys, before we... Sandali muna, sandali. Hoy, dito muna kayo sa... Tingin muna kayo. Mag-pray muna tayo before we go. Lord, I thank you, God, for tonight. Lord, ano man yung nilagay mo sa puso nila, Panginoon, alam ko, isasarado mo yun at isisil mo yun. Lord, I pray na mag-continue sila sa pag-discover nila sa'yo. And I pray na mag-discover pa nila lalo yung pag-ibig. Lord, yung pag-ibig mo napakalaki. Hindi namin kayang i-contain yun just for tonight. Lord, I pray that we will continue. Lord, we thank you for your goodness over our lives. Lord, I thank you for your love. Lord, I thank you for your goodness. Lord, I thank you for this touch point. Lord, thank you, Jesus, for dying on the cross. Thank you for giving us love. Thank you for giving us life. Lord, thank you for showing us the way. Lord, I thank you, God. In Jesus' name we pray. Guys, see you next week. Salamat sa pagpunta ninyo. See you next week. God bless you for our third week of our series. Woo!